Good day. This is Dudong Lagan of Surplus TV. Ngayon mga call, i-scan natin yung ating DE kasi nag-check engine. Try natin kung ano yung problema. So first, titingnan natin, then pandarin natin. See, let's do it. So yan mga call, i-o natin. So, panda rin natin. Nakapark. Yan. Umilaw po yung check engine. Titingnan natin kung ano yung problema. Kasi umilaw. Dapat lang kasi yung matira dito. Ito kasi kulang na tayo sa gasolina kaya na umilaw yung ating indicator sa fuel. And ito, mawala po ito pag uminit na yung ating makina. Ito, kulang po tayo sa brake fluid. Ito, matira pa. Ito, airbag. Yan, matitira po yan. So, yan. So, titingnan natin. I-scan natin kung ano yung problema sa ating unit, bakit siya nag-check engine. Sige. So yan mga call, tingnan natin kung saan yung ating OBD port. Yan, ito yung ating OBD port. So saksak natin, then turn on natin yung ating ignition key. So turn on natin, tingnan natin kung nakita nyo dito. So yan, Silic brand, enter natin, then Suzuki. Yan, nasa Suzuki na po. So enter natin, canonical please waiting. So ilagay natin sa read fault codes. So ang ni-reading dito P0031H02S HRS Rescon CRT low B1S1. So ibig sabihin pwede nyo yan i-research. Yan po ay oxygen sensor. So titingnan natin, subukan natin palitan ng oxygen sensor. So, yan. Kasi try natin i-iris, enter, exit. Then, iris fault codes. So, yan. So, tingnan natin kung na-iris ba. Pero hindi pa natin pinalitan yung ating oxygen sensor. So hindi pa rin nawala. So tatanggalin natin yung oxygen sensor. Tara. So nakalagay yung oxygen sensor natin dito. Yan. Meron tayong dalawang oxygen sensor. Isa, then dalawa. Yan ito. Yan yung pangalawa. So yan, unahin natin yung isa. Kukuha tayo ng tools, 22 mm. So tanggalin natin yung sakit. Yan. So ganun lang. Pagtanggal sa sakit, hilain nyo tong maliit. Yan, silain nyo. Yan, iangat nyo. Iangat yung maliit din. Hatak. So natanggal na yung sakit, try natin palitan. Kuha muna tayo ng tools. So tatanggalin natin to mga call. Yan. Ito yung oxygen sensor. So yan. So ito yung papalitan natin.
make sure na malamig na yung makina pag nagtatanggal kayo ng oxygen sensor, baka mapasok kayo. Ayan. Ito, mainit konti. So, ayan. Ito yung oxygen sensor natin. Ito yung old na ano. So, papalitan natin ng surplus. Ganun din surplus. Kasi wala na yung time na mag-order sa online na oxygen sensor para sa ating DE64B na semi-wagon. So, ito yung K6E engine sa mga ganitong unit. Dalawa po yung oxygen sensor. So, yan, tingnan natin. So yan, nakabit na natin sa ilalim, tapos kabit natin dito. Yan. So pag naikabit nyo na mga call, ang gagawin nyo, next step nyo, tanggalin nyo yung negative battery para mano, para ma-reset natin. So yan, tatanggalin natin yung battery. Negative battery lang yung tatanggalin. Yan. Count tayo ng mga 10 seconds para ma-reset. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, balik natin yung battery. Make sure na mahigpit. So, yan. So, yan, nakabit na natin yung oxygen sensor. So, titingnan natin dito sa manivel, dashboard or panel gauge natin. So, yan. So, yan yung kita nyo. Ito yung check engine. Yan, start natin para malaman natin kung okay yung kinabit natin oxygen sensor. So, yan. Yan, nawala na yung check engine. So yan, yung natira na lang yung airbag, ABS at saka yung indicator. Bakit tumilaw yung ABS? Kasi kulang po tayo sa brake fluid, nakasabay kasi yan. So yan, nawala na yung check engine. So ang problema lang nun is yung ating oxygen sensor. Yan, ito yung ito yung old. Ito po yung kadalasan masisira pag mag check engine po yung ating makina. Siguro nasa 60% yan po yung sira sa mga P6E kapag mag check engine. Pero wala pong epekto yan sa makina. Pero ano lang, meron lang ano sa sending sa doon sa ating computer box, kasi sira na yung ano, yung oxygen sensor natin. Kasi yung oxygen sensor, ito po yung mag-indicate kung yung carbon na inilabas ng ating sasakyan. So yan, hindi na bumalik. So yan lang po siguro sa video na po.
video na ito. Salamat po sa lahat ng nanood. God bless po. Keep safe. Hanggang sa susunod na video uploads natin. Sa mga bago lang, sa hindi pa nakapag-subscribe, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel at i-like, share, i-hit din yung notification bell para updated kayo sa ating mga video uploads kagaya nito. Salamat po. Bye-bye.